Si Reynaldo Sr. o Aldong, unang nanalo bilang alkalde ng Ozamis noong 1990. Siya ang kasalukuyang mayor ng syudad bago siya napatay sa raid. Ang kapatid naman niyang si Renato o Nato Nahalal na provincial board member, isang taon bago siya napatay noong 2002. Naging board member din ng probinsya si Ricardo o Ardot. Kasalukuyan siyang number one counselor ng Ozamis. Hinihinalang nagtatago si Ardot dahil hindi pa siya ulit humaharap sa publiko mula nang mangyari ang madugong raid. Ang isa pa nilang kapatid na si Octavio Jr., incumbent board member ng probinsya, isa siya sa mga napatay sa raid noong Linggo. At ang anak naman ni Mayor Aldong na si Nova, kasalukuyang vice mayor ng syudad. Mamaya po, inaasahang ang sasailalim siya sa inquest proceedings. Dati nang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na kasama si Vice Mayor Nova sa listahan ng narco-politicians. Samantala, ang padre de pamilya na si Octavio Parohinog Sr., na kilala rin bilang Ongkoy, ay ang founder ng grupong Kuratong Baleleng. Binuo ang grupo noong dekada 80 bilang isang anti-communist group. Kalauna, naging kinatatakutang sindikato ang grupo na nasangkot sa kidnap for ransom at mga pagnanakaw. Police operation, unlike yung sa Albuera case, na nandun under detention in a government facility, ito hindi. So unless may mga mag-develop later na merong signs na talagang summarily executed, which as of now, hindi naman natin nakikita. So parang pangit namang, ito na naman yung Senate, nag-iimbestiga na for every police operation na may namamatay, nag-iimbestiga ba yung Senado? Pag-serve po ng search warrant po, sir? Well, the search warrant indicates na it can be served any time of the day and night. So walang irregular doon. May mga testimonya na parang pinatay yung ilaw nung isi-serve, yung parang ground out. Well, these are speculations na lumalabas. Sabi ko nga, at this point, wala ako nakitang reason kung bakit mag-imbisiga na naman Senate. Kasi alam mo, Senate, for every police operation, andito yung Senado nag-imbisiga. Pero kung may magpapalabas. Unlike yung kay Albuera, masyadong blatant eh. Kitang-kita natin niya, kailangan talagang tingnan. Ano ito, sir? Presumption of regularity? Well, you can presume regularity in the performance kasi may search warrant. They were fired upon. Diba? Unless merong clear evidence pointing to the contrary, na hindi naman sila pinutukan, then probably. And kung mayroong resolution na ipapile, then let's see the contents of the resolution. Baka yung magpapile, meron siya mga information na hindi alam ng Senate. So yung CCTV, ba't kailangan i-confiscate? Diba ebidensya yun kung talagang legit? I do not know kung totoo, if at all, kung totoo yun. Tingnan muna natin. Tingnan muna natin kung ano pa yung mga subsequent reports na lalabas. So kasi suspicious daw kasi madaling araw, espinida. Kung ako rin, ano, when I was still in the law enforcement service, talagang we'd rather operate pag madaling araw para element of surprise yun eh. Especially kung ang information, armed group yung i-re-raid mo. Patay ka muna. Susubid ba ako ng araw? Kitang-kita naman ako. As at this point, sabi ko, wala naman nakikitang irregular. Ba't nasundot mo ba? Kasi daw, generally, sir, talagang ang SOP dapat morning or umaga. No. There's a PNP manual, di ba dapat? Well, may mga occasions. Depende sa situation. May mga situation na kailangan talaga mag-serve ka ng search warrant sa gabi. Kasi nga, otherwise, mawawala yung element of surprise. Remember, politiko yan. Kaya na pag-araw, napakaraming tao. Baka lalo maraming madisgrasya pagka nagkaroon ng exchange of gunfire. Yun ang problema. Sir, tapos yung parangito, hindi surprising. Sir, di ba Kuratong? Yung sa Kuratong na kung saan kami nagkakaso, hindi naman talaga Kuratong yun eh. Yun yung mga parang breakaway na ginamit lang yung pangalan ng Kuratong. There's another parang nomenclature para sa grupo. Ni hindi nga kilala ni ano eh ni na Parohinog because even after the Kuratong Baleleng controversy na sa amin, I was in contact with him. In fact, during the campaign, I campaigned in Misamis Occidental. Mm-hmm. I even had breakfast in his house. Si La Parohinog, sir? Oh, kasi si Aldong, the way I knew him, reform na ito eh. When he ran for public office, wala na. But ang problema,
siyempre may mga dati silang tauhan na hiwas at parang dilemma kung kukonsentihin niya ba, itotolerate niya o pipigilan niya. So, ang problema, may mga tauhan na hindi niya kayang pigilan. Mm-hmm. Not necessarily with his consent or with his imprimatur na sige, mga hold up, mga ano, hindi ganun. Mm-hmm. As far as I know, reform na siya nung when he ran for public office. But there's still nothing to investigate whether hindi, ang pag-usapan dito yung police operation eh. Pero sir, the mere fact na napatay, it means lang nang laban kaya napatay, ganun na lang. Well, ang initial information ko, because I ask around, you know, from people that I have contact with those area. Nung pag mag-aasok na yung police, they were fired upon by the security people. So all hell broke loose, nagkapalitan na ng putok, and yun yung old house noong matandang Ongkoy, yung Tabi Senior. Hindi naman yun yung konkreto na no, farmhouse eh. So nagkalabo-labo na. But ang initial report na nakuha ko, not from the police, from people around the area, ang sinasabi nila talagang nagpaputok muna yung mga security detail. Kasi nasa baba. Nasa taas si na mayor. So hindi na mapigil yun. And then yung grenade that exploded, again, these are initial reports na kailangan validate. Ano? Somebody from the house wanted to throw the grenade doon sa direction ng mga police. But it exploded inside the house. Yan ang initial information. Paano yung sa incident, sir, yung PNP, what do they deserve? Condemnation o commendation? Well, it depends on the developing situation. Ano? Kasi hindi pa natin alam kung ano talaga. Wala pang full report eh. Actually, yung una-una report yan eh. Spot report, napaka-sketchy pa. Hindi nga malaman, ano ba target? Drugs pa? Firearms pa? Di ba? So, sir, wala kayo let's see muna. Sir, wala kayo nakikita. Kaya ako, I started asking around from from the people who were actually there. Not necessarily in that particular area, pero yung taga-roon sa Osamis. Sige. Hindi na ngayon siya, sir, yung panginig ba ni Presidente last year. So, sir, wala kayong nakikita. And he was a natural target ng police. Mm-hmm. Kasi being named by the president of the state. So, sir, wala kayong nakikita na parang ang order talagang patayin na yung mga suspected drug. So, ngayon, wala namang ganong information. Hindi lang sa nakikita po sa information. Wala. Sir, doon lang po sa hearing. Bakit kanina na parang overly limiting yung congratulatory. Yeah, even the authenticity of that telegram or whatever it is, parang suspect eh. Bakit magbibigay information yung China government na hanggang dito lang ito, walang ibang Pilipinong involved, walang ibang shipment. Masyadong constricted. Aduda kayo sa akin. Let's see. Ang sinasabi sa atin ng PNP ay hintayin natin yung paliwanag ng arresting officer ng magkapatid na Parohinog hinggil nga sa usapin sa 36-hour period para kasuhan yung dalawa. Ngayon, sabi ni PNP spokesman Junardo Carlos, tanging yung arresting officer lamang daw yung makakapagsabi kung kailan magsisimula yung 36-hour period na pinag-uusapan. Ngayon, tiyak daw na masasagot ng arresting officer mamaya during the inquest proceeding, alauna ng hapon yan dito sa Kamkrame, yaang usapin tungkol dyan sa pagkakaso sa dalawa. Nauna na kasing binanggit ni Attorney Ferdy Topacio, ang lawyer ng mga Parohinog, na dapat daw ay naisampa na yung kaso o na-inquest na itong magkapatid kahapon pa hanggang alas 6 ng gabi. So pakinggan natin yung paliwanag ni Chief Superintendent Junardo Carlos. So let us allow the investigators and the lawyers of CIDG to do their work. Kasi inuunahan natin eh. So kailan ba nagbilang yung abogado ng 36 hours niya? Alam niya na kung anong klaseng kaso yung isasampa, na ang reclamatory period is 36 hours. So that's why we're referring it to the one that is preparing the charges. They can answer that and
sa tagal na nila ng ganyang trabaho, hindi nila pababayaan yan na matetechnical sila by merely because of the yung pag-custodya nila more than the required by the law. Pag sinabi nating inquest proceeding, ito yung pagsasampa ng kaso sa piskalya. At yung pagbabatayan itong kasong ito ay yung isinagawang raid noong Linggo dyan sa Ozame City sa mga tahanan ng mga Paruhinog, kung saan ay di umano'y nakakuha ng mga armas at mga illegal na droga sa kanilang tahanan. Pero sa ngayon, wala pa tayong opisyal na pahayag na nakakuha sa CIDG hinggil sa formal na kaso na kanilang isasampa sa magkapatid na Paruhinog. Pinky.